And welcome to my channel. Ayan guys. So andito tayo kasi may konting salo-salo along with the family. And hope you enjoy this vlog that I will show to you this place at San Roque, Tanawan. Ayan guys, andito tayo sa Tanawan, Palo. Tanawan, Leyte. Ayan, dito sa may San Roque. So thank you for watching. Hope you enjoy the place here. Ayan, napaka quiet, calm and refreshing. Ayan, it's been a long time. Hindi tayo nakapagdagat, so... So napakalaki talaga ng pinagbago ng lugar na to dito sa Sabang, San Roque, Tanawan. Yan, may riprap na. So puro yung kabahayan yan dati. So salamat sa government natin na nang dahil sa mga malalakas na typhoon and nagkaroon yan ng mga ganyang riprap. So for the safety na din ng mga nakatira dati dyan. So relocate yan sila dun sa may Pago naman. So yung mga nandyan, yan, syempre ang source ng income nila is fishing. So meron silang pinakabahay-bahay kubo na ginawa dyan for temporary habang andun yung source ng kanilang hanap buhay. So napakaganda na ng lugar na ito, malinis na, hindi naman halata. So ayan, bayanihan ang ginagawa din nila. Naging source of income na din ng iba kasi pag tumulong sila dyan, meron silang in return na something sa huli ng mga mangingisda. Ang kalakaran dyan is pagdaong tsaka pag uwi nung nangingisda, tapos yung mga pukot o lambat naman ginagawa nilang hanap buhay din yan, kung saan 100 ata or more, 150 yung bayad at isasalansan para sa susunod na paggamit ng mga nangingisda. So this is how their life works. Napaka proud what we say that masasabi nating marangal na hanap buhay dito sa Sabang, San Roque, Palau. So ang ginagawa naman nila tatay dyan, nagtitinda ng kainan kung saan yung mga dumadaong at sa mga nag-i-stay dyan, yan, bumibili at nagiging source of income na din. So yung area na yan, dyan sila nakapwesto. So salamat sa ating YouTube family sa support kasi yan, naging part din tayo ng hanap buhay ng aking tatay dyan. So galing yan sila sa Manila, so hindi naman nagwo-work yung kanilang source of income doon. So tinatry at sinusuportahan natin yung bagong buhay nila dito sa Leyte along with the family na mas maganda at mas masaya kasi syempre andun pa rin tayo sa pagiging family oriented na kung saan nakasanayan ng mga Pinoy dito sa ating bansa, which is sama-sama kahit anong mangyari, andun pa rin yung pagkakaisa at nakikita personally kahit mahirap man o katamtaman lang, at least nakakaraos ng sama-sama. Alright, so makikita nyo naman ng place is napakaganda.
So, at Payapa. So, dyan yung naging ano natin. After a long, long time, nakaligo tayo ng dagat. Siguro mga 6 years na dyan. So, thank you for this day. At naging mapayapa ang punta natin. Tsaka, ang reasons din ng pagpunta namin dito is celebration ng birthday ng anak ni Ate Maring na kung saan yun lang patuloy kina tatay diyan sa Tanawan. So again, happy happy birthday sa iyo, Annalyn. Ngayon may ga-sponsor. So ayan, pinuntahan namin yung isa pang birthday celebrant. Didi! Ayan, kaso may sariling lakad din at ang celebration. So ayun si Oo. Duyi. Sakto Da. Tapos dito gin ano ato nga bata mo si iya na uli na lang iya mo pud niya ati So hindi po yan yung asawa ng tita ko. Ayan, friend lang po nila yan na nakikstay muna sa amin kasi because of some sort of personal problem sa kanyang marriages. So ayan, dyan yung kainan nila, tatay, yung mga bumibili. Again, thank you and see you on my next vlog.